sorry lang guys, no, and welcome back sa aking channel again. And for today's video is another, ano tayo, ideas. Hindi ko alam po anong tatawag ko dito. Kasi yung mga videos ko is more on unboxing, the reviews. Pero ngayon, may papasilip lang ako sa inyo. So, andito ako ngayon sa UAE. So, Dubai, to be exact, Dubai. So, nagbakasyon lang kami dito. Bakasyon lang kami for 2 months. Para makasama lang namin yung asawa ko, ang kayang yung anak ko. And for today's video, papasilip ko lang sa inyo kung ano ba yung buhay dito. Yung klase ng tinitirahan ng mga tao dito. Diba? So, sa Dubai kasi yung mga klase ng tinitirahan ka. No? So, yung iba, pagswerte ka sa trabaho, makakakuha ka ng merong accommodation, kain, o hindi man free sa pagkain, at least may accommodation. Pero kasi guys, hindi lahat ganun. So, yung iba, mga Pilipino, iniisip nila, ang sarap-sarap ng buhay ng mga OFW dito. Ang laki-laki ng sahod. Pero guys, hindi lagi ganun yung sitwasyon. So, hindi lahat free accommodation. So, 80% dito nagbabayad ng sariling bahay. At yung pagkain, sarili nila. Sabihin natin hindi 80%, 90%. So, 10% yung may sagot na accommodation, tirahan, ganun. The rest is hindi ganun. So, mayroon dito makakakupa ka ng bed space. So, alam nyo naman yun, yung bed space. So, mayroon partition. And yung bago ngayon is yung capsule type, which is ang baba lang talaga ng bubong niya. Maliit yung pintong, basta maliit lang siya. Yun yung bago ngayon. Pero yung partition is para siyang kwarto. Ay, hindi, kwarto na talaga siya, pero maliit lang. Kasya lang yung damitan mo and yung kama mo, bed mo, na single bed. It's either single or double. So, dito sa sawak ko, is double bed yung kasya. So, siguro yung voice over ko na lang the rest, ano? So, papakita ko sa inyo ngayon yung videos. Nag-itsura nyo ito yung tirahan ng asawa ko dito. So, yun guys, yung entrance. And yung door na yan is yung CR. Then, ito yung tubiga namin. Then, dito, makikita nyo pintuan ulit. So, yan yung papasok dyan is yung kitchen. So, yung asawa ko yan, yung nandyan, nagluluto siya. Gagagaling lang sa work. Then, yan yung anak ko. So, kung akala nyo, gabi lang. Late kasi ako nag-film ng video na to. 11 o'clock na. So, pag-araw, marami dyan nagluluto. So, yung dalawang door na yan, is partition din yan, which is kamukha niyan yung makikita nyo na mga pintuan. Tatlo, tag-tatlo bawat isang pintuan na yun. Mga kwarto yun. So, ito naman, yung pinapakita ko sa inyo is yan yung balcony. So, pag naglalaba yung mga tao dito, dyan nagsasampay. Pero, hindi palaging pwedeng magsampay dyan. Kasi, pag may checking ng municipality, bawal yan. So, yun nakikita nyo na yun is mall yun. So, malapit lang din. Talaga kami dito sa mall. And, ayan. Speaking of partition, dito sa side namin is may limang partition. Which is yun yung number 5. 4, 3, 2. And dyan kami sa pang number 2. So, doon sa dalawang door na pinakita ko sa inyo, meron pang mga nakatira doon. And yan, as you can see, maliit lang siya, pero sapat lang siya sa totoo lang. Hindi siya ganun kaliit. Kung ikukumpara nyo dito sa iba. So, doon sa taas na yun, may umuupa dyan, pero hindi dyan natutulog. So, yan, dyan kami natutulog. Dyan yung asawa ko. And kaming tatlo. Kasya naman kami dyan. So, guys, ganun talaga. Sobrang mahal ng upa dito. So, itong door na to, itong kwarto na to, is nag-range na siya. Nang nasa almost 30,000. Almost 30,000 siya kasi tatlo kami ngayon dito. Additional kami ng anak ko. Pero sobrang laki talaga ng upa nito. Yung asawa ko, pag wala kami, is nasa 15,000 pesos yung bayad niya dito. Ipinasa ko guys, no? Kasi more on Pilipino yung nasa YouTube ko. So, yan yung mga picture namin. Yan lang guys, no? Gusto ko lang din sabihin sa inyo.
Kasi marami sa mga Pilipino talaga is hindi nila maunawaan yung mga sitwasyon ng mga flamad nyo eh. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi porque sinabi sa iyo halimbawa na ang halaga ng sahod niya is 50,000. Hindi ibig sabihin nung solo nila yung 50,000. Huwag yung hanapan. Kasi yung 50,000 na yan halimbawa, iaawas pa dyan yung bayad sa bahay, which is ang pinakamura is nasa around 50,000, ay 15,000. Siyempre yung cost of living dito, hindi kasi yung 10,000 pesos. Nasa ano yan, kasi mamamasahin ka pa eh. Dito mo nga sa Pilipinas na may budget na 2,000 sa pamasahin. Go na, go na. Dito hindi, mamasahin ka. So, mahirap kasi pag tinanggord natin eh. So, sabihin na natin 3,000, dyan hap na sa ako dito. 1,000 dyan, safe na natin para sa bahay. Then yung 1,000 pagkain, pamasahin. Ito na mamasahin. So, kung hindi ka na mamasahin, swerte ka, 500 lang, gano'n. Pero dito yun, yun ka siya. Maningin ng 1,000. So, sa 3,000, standard price. Standard sa ako dito ng mga baguhan. 1,000 sa bahay na, 1,000 sa pagkain, pamasahin. 1,000 na lang. So, magpapauwi pa yan. Ang tanong, depende ko sa pamilya kung kakasya ba yun. What if hindi magkasya pa? So, swerte ka kapag napasukan mo isang free accommodation, pagkain, wala ka nang intindihin. Pero kasi tulad ng sinabi ko, hindi lahat ganun. So, sasabihin natin na masarap buhay ng mga OFW. Siyempre guys, may papakita niya sa social media. Hindi yung paghihirap nila. Ako man din to. Naranasan ko ng OFW. Before, siyempre, pag mo ipopost yun, diba? Ay, kung makita ng pamilya mo na nahihirapan kayo, diba? Pero ganun talaga. Nagtitiis yung mga yan. So, sabihin ba tag OFW pa ganun din naman? Kasi guys, at least hindi po. Habang tumatagal ka, pwedeng tumaas na sa hood mo. At mas maraming opportunity dito. Totoo yan. So, minsan ako naman natin mga OFW na hindi porque ganun yung sahod nila. Ganun talaga yung naiwi nila. Swerte kapag wala kang obligasyon na nag-OFW ko lang dahil ano, dahil gusto mo i-prove yung sarili mo, gano'n. Or gusto mo ng another country, pero may binabuhay kang pamilya. Tapos na kawagi ng Pinas, akin mo pwede na madami pa sa lubog. Sasabihin mo pa na kung ano-ano, pag di kayo nabigyan, guys, hello. Alam nyo ba, na pag-OFW, kung 2 years siya mag-umuwi, 1 year, yung buong pangyong pag-iipon. Ano lang yung pampasalubong pag-uwi ng Pinas? So, di ba? Eh, kung hindi nakikita ng mga pasalubong nila sa Pilipinas, hindi sa rin po nila sa pamilya na ang nila. Di ba? Pero yun nga, bilang mga kabagyo, kaligayan kasi nila na kapag di kayo pag-umuwi. So, yun lang guys, pinasigil ko lang partition ng mga nagpasilip ko. So, di ba? Medyo ko kaibig reviews natin ngayon. Pero kung may manood man nito at umabot ka dito hanggang sa dulo, plano mong tumira dito. So, kailangan matuto ka mag-tiis. Hindi ka maarating. Sa kusina dito, share-share sa lamahan, sa pagtalabas, sa lahat. Pero ang kaligayahan mo mga yan, yung makita na sa maayos na pamumuhay yung pamilya nila sa Pilipinas. Kaya mga naiiwan sa Pilipinas, huwag mo kayo magbukod. Sa mga anak, magkabit kayo mabuti. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana bago kami umalis dito, is makagawa pa ako ng video na ito. So, yun lang.